that guys, time check, alas 4 ng madaling araw dito sa Amerika. Look at that, zero visibility. Pero bago mag zero yan, kakoy kakain na muna. What's up sa inyo mga kapinas, Noy Piabrod po. Ang buhay night shift talaga sa trabaho ay hindi normal. Kumpara doon sa pang-umaga na trabaho, makakakain ka talaga sa tamang oras. Merong breakfast, merong dinner, lunch pala muna, tapos dinner. Pero pagka panggabi ka naman, yung oras ibang-iba na. Hindi siya yung pang-umaga ay breakfast, tanghalian ay lunch, tapos sa gabi ang dinner. Kasi kapag panggabi ka, ang gising mo hapon, ano na yun? Ano na, consider na yun na gabi na, di ba? Pero ang hapon na gising ay mag-i-start pa lang ng ano natin, ng breakfast na tinatawag. So, kapag nasa trabaho ka, bilang panggabi, dapat huwag mong kakalimutan din na huwag mag-skip ng pagkain natin, yung mga meal. 3 times a day pa rin. Kain pa rin 3 times a day. So, adjust mo na lang kung alin ang breakfast mo, alin ang lunch mo, alin ang dinner mo. Ako sa trabaho, para makabawi ang katawan sa puyat, ganito talaga ako magbaon lagi. Kung anong kinakain ko sa bahay ng mga Filipino food, dinadala ko rin dito. So parang nasa bahay na rin ako kapag nagla-lunch dito. Tulad ngayon, ang baon ko ay eggplant, talong. Diba? May sausawa lang na bagong yan. Tapos yung itlog na maalat, salted egg, tsaka kamatis. So parang ganun din. Tinuturing ko na lang na nasa bahay din ako kapag kumakain dito sa trabaho. Nung una pang gabi, malungkot dito. Kasi wala kang makikita mga tao. Diba, halos karamihan naman talaga ang normal na trabaho ay sa umaga. So lunchtime, talong oh. Itlog na maalat. Hindi healthy sa katawan natin ang trabahong panggabi, kaya hanggat maaari nagbabaon ako ng mga gulay, pambawi na rin. Pakalawa. Medyo matagal na rin ako dito sa Amerika, no? Pero yung panlasa ko hindi talaga nagbabago.
pagkaing Pinoy pa rin talaga ang hinahanap ng panlasa ko. Okay. Mm. Ubus guys ya. Aptal ya. Tapos. Pagkatapos nito, bawiin naman natin yung dami kong kinain. Although konti na lang yun eh. Ang pagbawi ay konting lakad. Or damihan mo na para healthy. Ubus yung kanin. Ito na lang, busin natin. Meron pala. Meron pa pala guys. Konti lang. Favorite kong lagayan ng kanin. Basta lagi lang natin tatandaan, eat well. Kain tayo ng mga medyo may sustansya para hindi natin mapabayaan yung katawan natin. Hindi naman pwede puro trabaho. Dito sa Amerika o dyan sa Pilipinas. Pares lang yun. Iisa lang katawan natin mga tao. Okay mga kapinas, dahil sa naubos ko na, that's all for this sa baon mukbang. Kahit hindi. Noy P. Abroad po. Hanggang sa muli.
Noi Pierre Prodout. Bye-bye.